Isa araw mayro malungkot na balita. Magsasarado na ang Mr. Silog. Kaya pati panahon malungkot. Kaya si Kuya Dogs hindi mapigilan yung pag-iyak niya. Ang sinabi ko, ganyan naman talaga ang buhay. Meron tayong up and down. Pero huwag kang mag-alala, hirap at sarap, nandito kami. Naalala ko, kasama mo rin ako dito sa Mr. Silog, nag-uumpisa ka. At ngayon nakakalungkot dahil magsasarado na siya. Naalala ko, bumibili pa tayo ng lamesa, upuan, plato at baso. At yung simpleng pagdidikit lang ng wallpaper. Hindi ka man pinalad dito, pero alam ko may dadating sa'yo na mas better. Hindi ko akalain yung bubuklatin ko lamesa noon. Titiklupin ko na ngayon. Siguro ang pinaka nakuha natin dito sa Mr. Silog ay lesson learned. Dahil tinuruan tayo ng mga bagay na hindi natin alam. Tulad na lang nitong pagtulong ko. Dahil ngayon ko lang na-realize yung ginagawa nila sa akin. Guys, alam niyo ba? Tinawag pa ako sa amin para maglinis lang dito. Tapos walang merienda. So guys, ganyan nga pala si Itchabugan behind the cam. Eh guys, grabe kaya ako magpagod dito. Habang naglilinis nga pala ako, nagawa na ako ng video. Kaso si Itchabugan ang gugulo. Pati nga rin si Kuya Dugs, gumaya na rin. Pero guys, kahit ganyan sila, mahal ko pa rin sila. Kahit na parang hindi sila na grade 2. Wala guys, ako kasi yung pinakamatanda sa kanila. Kaya kailangan ko sila intindihin. Humingi ng araw pala ako ng kaperasong tela. Kasi guys, lilinisin ko tong electric pan. Kasi guys, simula nung binili to, ngayon lang to malilinisan. Kasi guys, sa Team Dugyot, ako lang yung masipag. Kaya hindi sila kikilos kapag wala ako. Ako na nga pala yung tumatayo nilang kuya. Syempre, as kuya, sinusuportahan ko sila sa lahat ng bagay. At tinatama ko naman ang mga mali nila. Habang naglilinis nga pala ako, nadumihan yung damit ko. Ako, lagot ako kay mama nito. Tapos ito, si Kuya Dogs, grabe ang sipag niya. Hindi ko talaga inaasahan na si Kuya Dogs maglilinis. Yung pala, naka-vlog siya. Pero okay lang yun, basta totoo yung ginagawa niya sa vlog niya. Pero booking na booking, nag-e-edit agad siya. Hindi pa tapos yung electric pan. Kitang-kita niyo, hinayaan lang dito sa lapag. Halos hindi pa nga ito nalilinis. Kaya eki sa mga ganyang tao. Buti pa to si Itchabugan, kahit ganito, naglilinis siya. Katulad ko, hitting two stone with one bird. Video habang naglilinis. Nakita ko nga pala yung sahig namin basa. Delikado na, baka mayroon madulas. O kaya naman magputik. Pagtapos ko nga pala magbap, sobrang init. Kaya tumapat muna ako sa electric pan. Habang nagpapahinga nga pala ako, binigyan ako ni Buyubo ng Mountain Dew. Grabe, bangis ng tropa. Kaya fuel for adventure, inom tayo nito. Kaya mamaya asahan nyo, tamang linis ako. Kaya guys, bili na kayo ng Mountain Dew. Baka naman. Kaso guys, ano ba yung nakalagay dito? Ito ba si James Ray? Pa-comment nga kung sino-sino yung mga nakalagay dito. Tapos guys, nakita ko nga pala si Kuya Dogs dito, tamang kalikot na naman. Ayaw niya umalis sa counter, maglilinis pa ako dyan. Tapos wala pa kami 20 minutes na naglilinis, nagkwentuhan agad sila. Mga maritis na to. Pero syempre, masisipag ang Team Dugyot. Hindi nila inuunang yung mga kwentuhan. Kasi guys, alam nyo ba, goal-oriented kaming lahat. Hindi kami basta-basta nadidistract. Ganito ang mga lalaki sa amin. Tulad na lang na Itchabugan. Nililinis nga pala niya yung upuan. Tapos kami, nitatambak naman namin sa isang tabi. Nagsuot na nga pala ako ng face mask. Kasi yung gagawin ko masyadong delikado. Mag-aagyo kasi ako. Syempre, mahirap na kapag pumasok na yung agyo sa ilong mo. Naku, alaki pa naman ang butas ng ilong ko. Habang nag-aagyo nga pala ako, tinuturo ni Itchabugan yung maaagiwin ko. Hindi niya alam, aagiwin ko lahat to. Kaya Itchabugan, masyado kang bida-bida. Gusto mo, mahalin kita dyan. Siyempre, pagkatapos ko mag-aagyo, si Boy Susi naman magwawales. Grabe kayo si Boy Susi, kahit wala nakatutok na camera, ang sipag. Kung tinatanong nyo nga pala kung ano yung ginagawa namin, moral support yan. Hindi niyo yung maiintindihan kasi wala kayong friend. Kasi kami, nagkakaintindihan kami. Kasi alam nyo ba, man of focus kami. At sa wakas, natapos na nga pala ang paglilinis namin dito sa loob. Ang bilis talaga ng trabaho kapag tulong-tulong. Yung mga pwede pa palang gamitin, iuwi muna namin sa bahay. Sobrang daming gamit nga pala niya, punong-puno sa blooming. At guys, hindi nga pala ako nagre-reklamo. Ngayon lang ako nakapaglaba. Sa bahay, hindi ako hinahayaan ni mama maglaba. Kaya grabe talaga yung sakripisyo ko dito. Pero worth it naman. Dahil nalinis at natapos namin ang Mr. Silog. Ginabi na nga pala kami sa paglilinis. At napag-usapan nga pala namin kung ano yung next business namin. Kaya guys, abangan nyo yung naisip namin ni Kuya Dogs na business. Kami pala ang makakagawa nun sa buong mundo. Kaso hindi namin alam kung paano i-execute. Kaya yun lang muna. Thank you for watching. Bye-bye.